What is up guys, this is me once again, your boy Jeff. Ay, nagbabalik na naman ako sa isang panibagong video na. And for today's video ay pagbibigyan ulit natin na isa na namang request ng isa nating kabisyo, sa nating viewer. Kasi matapos nga yung video ko na paano mag-assemble ng bike, eh nakita nila yung bike na in-assemble ko nga doon. At may ilang mga nag-request nga na i-bike check ko daw siya, bike review ko daw. Tingnan natin kung ano yung mga features nung kasi parang gusto daw nila yon at gusto daw nilang bumili ng ganon. Kaya naman, sino ba naman ako para tumanggi sa inyo na napakadali lang naman ng gawin. Kaya eto na, gagawa ko ngayon isang bike check dito sa Aerowick Warrior. Yan yung bike na in-assemble ko noong nakaraang, kaya gagawin natin siya ng bike check ngayon. Pero bago nga ako magsimula sa ating bike check, ay magpapakilala muna ako lalo sa mga bago sa ating channel. Ako po si Jeffoy Cortez, gumagawa po ako ng mga bike vlogs, running vlogs, tsaka itong business related vlogs sa bike, no? At gumagawa rin ako ng mga trail rides. Kaya kung gusto niyo ganyang klaseng mga content, ay subscribe na. Sobrang dali lang naman yan. Kiklik mo lang yung subscribe button at itong notification bell para updated ka pag may bago tayong videos. Let's go! Ito na yung bike na ibabike check natin. Itong Aerowick Warrior 450 ba ito? Oo nga, 450. Ito nga yung Aerowick Warrior 450 dahil ayan, nakalagay nga. So simulan natin sa frame muna. Yan, so simulan natin sa frame. So unang-una makikita nyo, internal cabling na siya. Ayan na, malinis na malinis. Wala kang makitang cable sa labas. Dito lumalabas yung mga cable sa loob. Papunta dito sa RD. Tsaka papunta rin dito sa FD. At sa ilalim pa rin sa kabila, lumabas yung papunta sa brakes niya. Tapos sa body, nakasulat yung Aerowick. Yan yung brand. At dito naman sa C-tube, nakalagay yung model niya, Aerowick Warrior 450. Tapos nakasulat din dito yung side. Tsaka ayan, may 10-year warranty pala tong Aerowick. Week, ayos na ayos. Yung cushion na seat post dito ay ang diameter niya 31.6. Yan, mag-focus ka. Yon. Yung head tube niya mukhang tapered pero hindi tayo sigurado dyan dahil appearance lang tinitingnan natin. Hindi ko nakikita yung log pa nito pero sa para siyang tapered. Tapos dito sa top tube ay nakasulat na Mountain High Series XC. Tapos sa ilalim nga may nakasulat din na Aerowick yan. May brand name din sa ilalim. At nakasulat din yung size. At katulad din dito sa chainstay, nakasulat din yung wheel size yan. 27.5. Dito rin pala sa taas nakasulat kung ano yung wheel size niya. 27.5. Di mo talaga makakalimutan taka ng size. Yan, meron nakalagay, Ride the World. So ngayon, check natin kung alloy siya. Siyempre, napakasimpleng paraan para check natin. No? Ito lang yung paraan natin eh. Magdidikit ako ng magnet. So ito, try natin dikit dito sa stand na bakal. Yan, so dumidikit siya. So ito yung gagamitin ko para pakita ko sa inyo kung bakal or alloy ba itong parts nitong bike na to. Tingnan natin itong ano, frame kung ano ba siya, alloy or hindi, or bakal. So ayan, nalalaglag siya. So hindi siya bakal, alloy na alloy siya, no? At yung material nga ng frame natin ay alloy, aluminum 6061 yan, kagaya rin ng ibang pang mga brands, no? Meron na rin siyang lagayan ng andito ng battle cage. Ayan, may libreng screw na din. So ayan yung frame natin, magandang maganda. Ayan, no? Maganda-maganda yung finish. At walang kagasgas-gasgas dahil naka-box yan, ayan, no? Naka-box siyang Aerowick. Yan, so dumako naman tayo dito sa fork niya. Itong fork niya, meron nga siyang lockout, ayan. Kung gusto niyong i-lock, meron siya niyan. Meron din tong preload ito. At coil suspension nga to, hindi pa siya air coil pa. At saka check natin kung ano yung material niya. So itong top niya ay alloy, ay dumikit. Pero itong baba, yan bakal. Yung stanchion niya ay bakal din. Saka itong babang part, bakal din. Ayan. Yan, so ito yung fork niya. Siguro medyo mabigat pa to dahil ano nga, bakal pa. Pero yung forma niya, maganda naman, no? Tapos may lockout din. So pwedeng ito na lang muna habang wala pa tayong pang upgrade. Okay na okay pa rin to. Tapos yung dropout nga nitong fork natin ay naka quick release pa. Yan, quick release yan. At nakasulat din dito sa gilid niya yung Aerowick. So ito, Aerowick yung brand nito. So generic sa kanila to. Brand nila yan. Yan, so dumako naman tayo sa cockpit set niya, no. Ang unahin natin tong stem niya. Tingnan natin yung sukat. Yan, so pag sinukat natin, tingin ko ano to, 60 millimeters. Tapos nakasulat sa gilid niya yung Aerowick. At kung makikita nyo ay positive nga siya. Hindi lang ako masyadong sure kung ilang degrees siya dahil wala akong dalang protractor. Ang material nito ay alloy yan. Kung titingnan nyo, hindi siya dumidikit. Alloy na alloy. Pero yung bolts niya, ano, bakal.
So ayan, bakal yung bolts nung ano natin, stem. Ito naman next yung ano natin, handlebar natin. Yan, may nakasulat din na Aerowick dito na brand. Tapos ito nga ay ano rin, alloy din. Ayan, hindi siya dumidikit. Tapos ang sukat nga ng handlebar natin, ayan, ay around 700 millimeters. Mahaba na rin siya para sa stock, no? Napansin ko yung stock na handlebar ng ibang mga bikes ngayon, no? Mga built-in bikes. Built-in bikes? Ibang mga built bikes na, no? Mahaba na yung handlebars nila, hindi kagaya nung iba dati na maiksi pa. So, pag sinilip natin, meron din siyang konting back sweep pero wala siyang rise dahil, ayan, pantay na pantay siya. Flat bar lang. May konting back sweep pero walang up sweep. Alright. Sunod naman natin itong seat post. Ito. Nakasulat yan, Aerowick dito na brand. Tapos ang material niya ay alloy. Alloy na rin to. Maganda, maganda. Alloy na rin siya. Tapos ito, tinanggal ko muna siya para mapakita sa inyo yung size. So, 31.6 yung diameter nito. Tapos, yung sukat nga ng stem natin or ng seat post natin ay 300 millimeters. So, ayan. Medyo maiksi pa siya pero okay na rin to dahil alloy na rin, no? Tapos, meron ding offset itong ano natin, seat post. Hindi siya pantay lang. Since nandito na rin tayo sa seat post, eh, check na rin natin itong upuan. So, ito yung brand niya, Aerowick din. Maganda yung finish niya. Ayan. No? Medyo parang elegante, social black eh, no? Matte dito, tapos glossy sa likod. Tapos yung nagkakabit sa kanya ay, tingnan natin, ay steel. So ayan, bakal. Etong handle grip niya, medyo ano na rin, no? Medyo makapit din. Hindi rin siya masyadong matigas at hindi rin siya masyadong malambot. Medyo komportable na din. Pero may mas igaganda pa to, tingin ko. Pero para sa stock, okay na rin siya. So ngayon, dumako naman tayo sa brake set. So eto, yung brake set niya, naka-hydraulic brakes na. Ang brand niya, Radius. Ayan, nakasulat dito. Tapos, malambot siya pag pinepress. Siyempre, mga hydraulic brakes, mas malambot na talaga. Tapos, ito may adjustant siya. Adjustant. Meron siyang pang-adjust, no? Kung gusto mo gano'ng kalalim yung lever, dito siya ina-adjust. Siyempre, same sa kabila. Ayan din, reduce. Tapos, may adjustant din doon. Tapos, ganito naman yung itsura ng ano niya, caliper niya. So, ito, dito siya nakamount. Nakalimutan ko kung anong klaseng mount to. Sa mga nakakalam pa, sabi nga kung anong klaseng mount to, nakalimutan ko. Marami rin ako natutunan sa inyo eh, sa mga nagko-comment. So, please pa-comment naman kung anong klaseng mount to. At nakita ko na rin nga, meron siyang lagayan dito sa frame niya ng ano. Sama na rin natin, may lagayan siya ng stand. So, dito nilalagay yung stand. Optional lang naman yun, wala siyang kasamang talagang stand. At sunod na nga natin yung wheel set niya. Ito yung wheel set. 27.5 yung size nito. So, yung rim niya, check natin kung anong material. So, alloy siya, hindi siya dumidikit. Yung spokes niya ay bakal, yan, dumidikit siya. Yung hubs niya na naka quick release ay alloy din. Alloy din to, hindi dumidikit. So yan, makikita nyo, quick release yan. Ito yung lever sa kabila. Yung rotor nito ay 160. Yung size, 160. Tapos yung tires nito, wala akong makitang brand. So generic lang siguro to. Tapos yung bulb niya dito ay Schrader. Siyempre, katulad rin sa likod. Yan, so dumako naman tayo sa drivetrain niya. Yan, simulan natin sa shifter. So ang shifter niya ay L285. L2 babasa dyan, no? L2O. Parang shifter, kaliwat kanan. Ito nga ay 9-speed. So makikita nyo dyan. 1, tapos 9. Tapos yung sa left shifter naman ay 3. 1 and 3. So this is 3x9. Tingnan natin kung tutugma siya dito sa crank set. So ayan, makikita nyo. 1, 2, 3. 3 yung chain ring. So tama. Ang FD nito ay L2 din yan. Same ng brand ng shifter. Tapos yung crank niya ay Pro Wheel. Isa na rin sa magandang brand to na budget friendly din tong Pro Wheel na crank set. Tapos tong cogs natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 din. Tama. 9 speed. Tapos yung cogs nga ay naka tread type pa siya. So tread type din syempre yung hubs niya dito. Na quick release din naman. Oy, hindi pala siya quick release. Yung hubs pala sa likod nito ay hindi quick release. So, ngayon, nakita natin na hindi siya quick release. Kala ko parehong quick release, pero yung sa harap lang pala yung quick release, dito ay yung may nut pa. Yung RD naman natin ay L2A5 din. Same brand, same model nung shifter. So, 9-speed nga ang kaya nitong RD na to. Biggest cog niya, 32. Ito, 32T. Smallest cog niya, size 13. Yan. 13T. So, ang size pala ng cogs nito ay 13T to 32T. Yung size naman ng mga chain rings dito ay 24, 34, tsaka 42T. From 24 to
42T naman yung chain ring nito. Tapos, hindi siya hollow tech. So, ganito pa siya. Parang square type. Yung nga ba yun? Hindi ako masyadong familiar sa mga type ng BB. Pero, alam ko hindi to hollow tech. Kasi hindi hollow eh. Yung crank arm naman niya, size niya 170. As indicated nga dito, 170 siya. So, ayan. Pag sinukat nga natin ay 170. Nga. 170, tama. Yan, so tingnan natin kung anong malakas ba yung tunog dito. Kung tunog mayaman ba to. Tingnan natin kung budget-friendly na tunog mayaman. So, ayan, yan tunog niya. Pakinggan nyo. Kasi itong bike na to pala may mga libre din. Ayan. Libreng. Libreng reflector sa gulong, sa seat post, sa front tires, handlebar, meron din siyang reflector. Yung chain naman natin, ang brand na nakalagay sa kanya ay Sumc. S-U-M-C. Anong basa doon? Hindi ako masyadong familiar, pero meron siyang ano, missing link. So ayan, meron na siyang missing link. Tingnan natin kung anong material itong crank arm. So dikit natin to. Ayan o, alloy din siya. Puro alloy na rin halos tong bike na to. Kaya pala medyo magaan rin talaga siya. Tapos ito naman yung pedals niya. Gawa lang sa plastic din to. Tapos ball bearings din. Yan, ordinaryong pedals lang yung kasama. And that's it guys, no, yun lang isang mabilisang bike check nga sa mga nagre-request nga dito sa Aerobic Warrior 450 dahil natitipuhan nilang bilihin. Para sa akin, isa na rin nga talaga to sa magandang brand, no, sa mga budget bikes. So ang range ng price nito, depende sa bike shop, no, average siguro mga 12,000. So ito, mga nakikita ko, dahil rin sa Good Vision, ganun din halos yung presyo. Ang nakikita ko sa bike na to ay para siyang Foxster. Yung datingan, para siyang Foxster 402, ganun, mga ganun yung datingan. Hindi ko alam kung Foxster nga rin talaga may gawa nito, pero parang may narinig akong ganun, pero hindi ako sure, no? Kaya hindi ko sinasabi na Foxster talaga kasi hindi ko nga sure. Yan, tong bike na to, sobrang ano na, puro halos alloy na. Ang bakala lang dito, itong mga spokes niya, tsaka itong fork niya, tsaka yung ito lang ano ng upuan niya, pero the rest, alloy na. Kaya kung bibili ako ng budget bike, isa na rin sa i-consider ko talaga to. Hindi dahil sa meron kami nitong tinda, pero yun nga ang mga nakita ko, eh, sobrang sulit na. Negative naman para sa akin, bukod sa ilang bakal na ano, syempre, budget pa rin naman to kaya may bakal. Pero isang negative sa akin yung medyo yung gulong, syempre walang brand eh, kumbaga hindi natin alam kung ano talaga, kung matibay talaga siya. At saka itong ano, itong hub sa likod, di pa ginawang quick release na. Quick release na yung sa unahan, pero itong likod ay hindi pa quick release. Pero subjective naman yun sa inyo, kung syempre yung iba mas gusto, mas ayaw ng quick release dahil madaling manakaw, no? Sa inyo na rin yan. Pero para sa akin, sana ginawa na lang parehong quick release. Pero generally talaga nagagandaan ako sa kanya, sa kulay niya, sa tindig niya, parang napaka elegante si Shallon na. Pero mura lang. Saka isang advantage pa nga nito, no, nakapack siya pag dinideliver. Kaya talagang wala siyang mga gasgas. Hindi kagaya ng ibang mga brands na nakasako. Talagang hindi maiwasan na nagkakaroon ng gasgas. So dito sa amin sa Good Vision, ang available lang ng color sa itong gray black na glossy. At saka itong blue na may green. Yan. Yan lang available na color sa amin. Pero alam ko meron pa itong ibang mga colors. Pwede nyo i-check sa ibang bike shop. Alam ko meron pa itong mga matte colors. No? Wala lang kami nakuha. So ito yung binigay sa amin. So ayun guys, isang ating quick na mabilis na mabilis pa na bike check dito sa Aerobic Warrior. At kung nagustuhan nyo nga ang video nito, please like, comment, and subscribe, no? At kung nagustuhan nyo itong bike na to, bumili na rin kayo. Siyempre, kontakan nyo lang ang Good Vision sa Facebook page, no? Search nyo lang Good Vision sa Facebook page, lalabas siya. At lalagay ko na rin yung link sa baba para madali nyo makita. At muli nga, ito po si Boy Jeffoy, no? Nagsasabi muli sa inyo na okay lang mag-vision, basta ang vision mo, Good Vision. Let's go!